pagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng tagsubaybay ng ating pagsamba at sa ating mentoring. Ito po ang ating Tuesday edition ng ating mentoring sa gawain ng ating Panginoon. So, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi. Saan man kayo sa buong Pilipinas at sa buong daigdig, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Magpapatuloy po tayo sa ating pong ginagawa para sa Kingdom of God. So kahit po tayo ay nasa MECQ na ang Metro Manila at saka sa parte ng Cavite, ay tuloy-tuloy po. Sa atin po, wala pong ECQ, walang MECQ, walang kung anumang mga Q na mayroon tayo. Hindi po ito naka-epekto po sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi nakabase sa crisis, hindi nakabase sa plague, sa COVID-19, hindi nakabase sa anumang mga circumstances na nangyari sa ating panahon. Because lahat ng mga bagay na nangyari sa panahon ito ay may ipinahiwatig ang Diyos at mayroon siyang gustong gagawin. Kaya nga doon sa 1 Thessalonians 5:18, sinabi niya, "In everything, give thanks, for it is the will of God concerning you." So, ito po yung sa ating pong series topic for this month, the importance of fruitfulness. Ito po yung part 4 or part 5 sa ating pong series topic, God's design to become fruitful, no? So, din ang ating subtopic ngayon is why we need to become fruitful, or why we need to become to serve God, no? So, kasi marami nagtatanong sa atin, kung sabi kasi ng iba na bakit kailangan pa natin maglingkod sa Diyos? Hindi ba pwede na tayo'y sasamba lang, kumilala sa Kanya, at sapat na? Alam po, maganda pong mga katanungan niya na masagot natin ngayong gabi. May mga ibang talata akong basahin sa atin. Ano bang benefits? What are the benefits of serving the Lord? Or kasi pag sinasabi nating serving the Lord, kasama dyan yung pagbubunga. Kaya nga tayo, kung naalala ninyo, I think last Friday, tinatopic ko rin po yung tatlong klaseng pooling, at tatlong klaseng pagpipili, no? So, babanggitin ko mamaya para i-refresh ko po kung ano po yung tatlong klaseng pooling. So, ipakita ko muna po sa atin. Dito sa Exodus chapter 23, verse 25-26. Ito po sinasabi dito sa banal na kasulatan. "So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take away from the midst of you. I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days." So, dito sa verse nito, may anim na akong banggitin dito bago ko magpapatuloy, no? May anim na benefits, no? Six benefits of serving the Lord with fruitfulness. So, ano ba yung anim na kapakinabangan or mga pagpapala sa mga taong naglilingkod sa Diyos, no? So kapag pinag-usapan natin, nandito na po tayo sa doon sa tatlong kuling, no? Bagitin ko lang saglit pala, yung three kinds of kuling at tatlong klasing pagkapili ng Diyos sa atin. Una, tinawag tayo at pinili tayo ng Diyos para maligtas. So, sabi ko nga, hindi na issue ngayon kung tayo po ay kumikilala sa Diyos at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapaglis ng buhay natin. Hindi na issue yung ligtas ka ba o hindi. Kasi sigurado na pag ginawa mo yung 3 steps to salvation, 100% you are saved, no? So sa mga baguhan lang, sa mga ngayon lang po nakapakinig, importante na
Gagawin po natin yung three step to your salvation. Ano yung three step? Believe in the Lord Jesus Christ. Pangalawa, we have to repent from our sin or acknowledge in front of God that we are a sinner. At pangatlo, we will accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Yung po yung tatlong step na yan, pag ginawa po natin yan, right away, kahit tayo po ay first time lang po ngayon, ay magkaroon po tayo ng personal relationship kay Lord. Now, kaya pasado na po tayo sa unang calling at sa unang pagpili ng Diyos sa atin, na tayo tinawag at pinili para maligtas. So, ang pangalawa, tayo'y tinawag at pinili para maglingkod. So, para maglingkod. So, kaya nga, ito yung limang bunga, no? So, anim na kapakinabangan or six benefit and blessings of serving God. So, yung pangalawa, called and chose to serve God. Yung pangatlo, called and chose to be a leader of leaders. So, hindi nagtapos sa pagsaserve. Kaya kailangan tayo pupunta sa third level ng calling at pagkapili, yung tayo ay maging leader. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang tayo naglilingkod na walang bunga. Kailangan tayo maglilingkod na may bunga. Kaya pinili tayo, tinawag tayo para maging leader of leaders. Kaya doon papasok yung fruitfulness. Now, ano yung anim na blessings of serving and fruitfulness in God? So ang sabi dito sa verse 25, you shall serve, no? Sabi, you shall serve the Lord your God. So ang sabi ng Panginoon, you shall serve. So, God mandated us to serve Him. So, ang paglilingkod, hindi ito ay gusto ng tao. Ito ay gusto ng Diyos. So, hindi natin kailangan na gustuhin natin para tayo maglingkod. Actually, wala tayong choice kundi sumunod sa salita ng Panginoon kasi Siya ang may-ari ng buhay natin. Siya ang nagbigay ng lakas, Siya ang nagbigay ng protection. Sa Kanya galing ang buhay natin. Sa Kanya lahat ng nakikita natin sa mundo. So, wala tayong choice na tumanggi. Wala tayong choice na umayaw sa Panginoon, sa utos ng Panginoon na maglingkod. Kasi nga, ang paglilingkod at pagbubunga ay hindi ito utos ng pastor. Hindi ito utos ng leader natin. Ito ay number one na utos ng ating Panginoon na maglingkod tayo sa Kanya. So, pag tayo ay inutusan ng Diyos na maglingkod sa Kanya at tayo susunod, ito yung anim na blessings. Sino sa atin gusto ng i-bless ni Lord? Amin po ba? So, ano yung number one? Ang sabi niya dito, He will bless you. He will bless you. So, una-una, i-bless ni Lord tayo. I-bless ni Lord yung ating buhay, yung ating buhay, no? God will bless our life, our family. So sinong ayaw i-bless ang buhay? Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, napakaraming problema, napakaraming mga challenges sa buhay. Maraming mga pangyayari na hindi natin gusto. Pero nangyari dahil ito ay bunga ng ating pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya una-una, pag tayo naglilingkod sa Diyos, ibibless niya ang ating buhay, ibibless niya ang ating family. So, ibibless. So, ibig sabihin, pag sinabing ibless, lahat ng aspeto ng ating buhay, ibibless niya. So, pangalawa, ibless niya ang ating pagkain at ang ating tubig na iniinom. Ibibless niya. Araw-araw, yun ang basic need ng tao. Physical food. Ang pagkain ay kasama na sa buhay ng tao. Ang tubig ay kasama na sa buhay ng tao. Kaya food and life is food and water is life. Without food, without life, without water, there's no life. When it comes to physical body. So, ang pagkain at tubig ay pagkain niya ng physical body. So, ibibless ni Lord ang ating pangailangan kapag tayo naglingkod sa Diyos. Kaya huwag tayong tamarin, huwag tayong
umayaw, huwag tayong magduda, huwag tayong magnegative kapag may pinapagawa sa atin ni Lord na ministry. Okay? So, pangalawa, i-bless the Lord yung ating pagkain at yung ating iinumin. Pangatlo, ito ang matindi, no? Kung ayaw natin na magkaroon ng problema sa ating physical or sa health issue, no? Sa health issue, kasi ito yung viral talaga ngayon pagdating sa kalusugan. Kahit saan tayong social media, saan tayong mga balita, palaging pinaalalahan tayo ng gobyerno, ng mga local government unit na mag-ingat sa COVID-19. So masyadong sikat ngayon ang kalusugan. Ang pagdating sa kalusugan, ito ang sikat. Ito yung ang in, ito yung ang need. Ito yung ang hinaharap ng maraming tao ngayon sa buong daigdig. Bansa-bansa, gobyerno-gobyerno, nagbabudget ng bilyon-bilyon na dolar dito para labanan ang COVID-19. Pero ang sabi ng Panginoon pala, simple lang sabi niya, if you serve me, I will take sickness away in the midst of you. So ang linaw, no? Pag tayo pala ay naglilingkod sa Diyos, aalisin ng Diyos ang mga karamdaman sa ating kalagitnaan. Aalisin ng Diyos ang mga karamdaman. Hindi lang number one alisin ng Diyos, maaaring itong COVID-19, kung hindi man COVID-19, lahat ng klaseng sakit, kaya nating paglabanan. Kasi si Lord na nagsasabi na kukunin niya, aalisin niya sa gitna ng sanglibutan, sa gitna ng mga bansa, sa gitna ng mga tao, ang mga karamdaman. Eh, di ba? So, ibig sabihin, ang laki ng favor natin sa harapan ng Diyos, guys, kapag tayo naglingkod sa Kanya. Kaya bakit tayo tatamarin maglingkod? Bakit tayo nananamlay sa paglilingkod sa Diyos? Bakit tayo nananamlay at tinatamad sa pagbubunga at paglilingkod sa Diyos? Kung saan ang kapalit na pala ito ay una, i-bless tayo ni Lord. Pangalawa, i-bless ang ating pagkain, ating inumin. Pangatlo, aalisin ang lahat ng mga sakit. Wow! Hindi, no? Ito, pag inalis ni Lord ang mga sakit, ibig sabihin, kahit may sakit, pero hindi tayo madapuan, kahit may sakit, hindi tayo proteksyonan tayo ng Panginoon. Wow! Ang laki ng blessing sa atin yan, guys. Ano yung pangatlo, pang-apat? Ang sabi dito, no one shall suffer miscarriage. No one will suffer miscarriage. Ibig sabihin ng miscarriage ay walang problema, walang kakulangan, no? Walang mga miserable life, mga problematic na buhay. Walang magsasuffer ng ganung mga buhay kasi kasama yan sa package ni Lord na if you serve me, no one shall suffer miscarriage. So isipin po natin yun. Yun po pang-apat. Walang magkaroon ng problema sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya kapag naglilingkod siya sa gaman si Lord ang magpapagaling. Si Lord ang mag-aayos. Si Lord ang magtugo ng pangailangan. Pangako ng Panginoon to, kaya panghawakan natin ang pangako ng Diyos, lalo na sa panahon ito, mga kapatid. Hindi tayo magpatumpik-tumpik, magpakatotoo na tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya ang pinaka-safety natin ngayon sa panahon ito, hindi lang tayo nag-iingat sa health protocol ng gobyerno. Hindi lang po tayo dapat umiinom ng mga gamot, mga vitamins. Hindi lang po tayo nakaroon ng active life at umiiwas sa anumang mga matataong lugar. Higit sa lahat, ang pinaka number one protection sa atin ng mga pangyayaring ito ay ang ating panalangin sa Diyos, ang ating totoong paglilingkod sa Diyos, ang ating seryosong pagbubunga at pagpalago ng ating mga iglesia, ng ating mga ministry at ng ating mga cell group. Yun talaga. Kasi nga, ito yung mangyayari kapag tayo naglilingkod sa Diyos at nagbubunga. So, pang-lima,
aalisin ng Panginoon ang barrenness, no? Yung barren in your land. So, ibig sabihin, yung barrenness, yung pagkawalang bunga, pagkawalang fruit, pagkawalang production, ay tatanggalin ng Panginoon. So, ibig sabihin, tayo po na gumagawa sa ating ministeryo bilang isang pastor, bilang isang missionaries, bilang isang G12 leader, cell leader, network leader, aalisin ni Lord ang pagiging barrenness. No? Number one, alisin ng Diyos yung barrenness sa pagdating sa spiritual life. Ayaw ng Panginoon talaga na barren tayo. Ayaw, ano ba yung barren sa Tagalog? Ang ibig sabihin, hindi manganak, hindi nakapag-produce ng bunga, hindi nag-multiply, hindi nagkaroon ng addition. Yun ang ibig sabihin ng barren, walang bunga. Wala, unfruitful siya, unproductive. So alisin ni Lord yung pagka-unproductive, ang pagka-unfruitful sa ating buhay bilang isang pastor, bilang isang church, bilang isang leader, isang worker sa church. Aalisin ni Lord ang barrenness. At pabubungahin niya tayo pagdating sa ministry. Bibigyan tayo ni Lord ng mga kaluluwa. Bibigyan tayo ni Lord ng mga paglago sa ating ministeryo. Pagdating naman sa ating physical, yung mga physical talagang baog, no, na mga babae, manganak din sila. At yun namang mga pagdating sa kabuhayan, pagdating sa mga resources, ang Panginoon din, alisin din ni Lord yung pagiging unfruitful natin. Magbubunga tayo. Kung ikaw nagtatrabaho, lalo ka maging fruitful sa trabaho. Kung ikaw nagninegosyo, lalong i-bless ni Lord yung negosyo mo na mag-multiply at magkaroon ng kita, profit, no? So yung panglima, no, barrenness. Alisin ni Lord. Walang miscarriage, walang barrenness na mangyari sa ating buhay o sa ating lupa. Ano yung number six na benefit po ng blessing of serving and fruitfulness? Is I will fulfill the number of your days. Ano ang ibig sabihin nitong I will fulfill the number of your days? Ibig sabihin, kung ano ang itinakda ng Diyos na haba ng edad ng buhay natin, kapatid, tuto pa rin ng Panginoon. Tuto pa rin ng Panginoon. Noong huling nagsalita ang Diyos noon sa pagkatapos ng baha, sa flood, sa panliluwa, ang sabi niya, 120 ang edad ang ibibigay niya. So, bagamat physically, according to statistic na ang mortality rate ng tao ngayon ay nasa 60 to 70 ang mortality rate ngayon ng tao bago siya mamatay. Yung talagang namatay siya dahil sa edad. Because of some circumstances at mga related issue pa natin sa kalusugan, no? Masyadong polluted ng ating panahon ngayon. Kaya bumaba ang mortality rate ng tao from 60 to 70 na lang. Pero sa panahon ng Panginoon, sabi niya, at least 120. So kaya ngayon, may mga tao pa rin ngayon umabot ng 100 plus ang edad nila. So, ang sabi ni Lord, I will fulfill the number of your days. Ang sarap mabuhay na magkaroon ka mahabang buhay, no? Ang sarap makapiling ang pamilya. Ang sarap makapiling sa ministry ang ating maginagawa para sa Panginoon. Kaya matutupad lang ito na itutupad rin ni Lord kung ano ang kanyang pangako na haba ng edad natin kapag tayo naglingkod sa kanya. So, kaya dito po sa anim na benefits or anim na blessings of serving and fruitfulness, siguro nasagot na natin ang mga katanungan kung bakit kailangan pa nating mamunga, kung bakit kailangan pa nating lumago, kung bakit kailangan nating maglingkod sa Diyos. Kasi para sa iba, dahil nga sabi ko nga nung nakarang panahon na hindi kasi sila nakatanim sa right atmosphere. Sabi ko nga na dalawang klaseng tao, ang isang tao na tanim sa spiritual atmosphere o sa kingdom of God, ang isa namang klaseng tao na katanim siya sa worldly kingdom.
worldly kingdom. So, kaya yung mga taong worldly kingdom, wala silang conscious, wala silang concern pagdating sa kingdom works. Pagdating sa kingdom responsibility and accountability. Pero tayo po na nakilala sa Diyos, tayo po ang responsible dito sa tinatawag nating ministry of the kingdom. Kaya hindi pwede na ang isang tao na kilala sa Diyos, ang isang taong totoong nagmamahal, ang isang taong totoong naniwala sa Diyos, na wala siyang gagawin. Walang sinasabi ang Panginoon na pag tayo naging Kristiyano ay sisimba ka na lang at magpupuri ka na lang at maghihintay ka na lang sa kanyang pagbalik. Wala pong ganung mabasa sa Bible. Sa Bible, kahit sa Genesis hanggang sa Book of Revelation, punong-puno ang command ni Lord. Diba? Sa Genesis chapter 1 verse 28, ang sabi ni Lord, God blessed him and said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So doon pa lang sa Genesis, ang the main goal or ultimate goal na binigay ng Diyos sa tao na tayo ay binibless ni Lord, tayo ay magmultiply, tayo ay magbunga at punuin natin ang buong daigdig ng mga anak ng Diyos. At dito rin sa binasa natin sa Exodus 25 at 24, 23, 25 to 26, makita natin, sabi niya, no one shall be miscarried or barren. Ano ibig sabihin niyan? Walang tao na maging miserable ang buhay. Walang tao na maging unfruitful at unproductive. Ibig sabihin, walang barren, walang baog. Ika nga, walang baog na Kristiyano. Ang Kristiyano na bumunga. Ang Kristiyano nag-produce ng disciple. Ang Kristiyano nag-winsol. Hindi sasabihin ng Panginoon dito kung wala tayong gagawin. Kahit sa Acts 1:8, anong sinabi ng Acts 1:8, ang sabi ni Lord, and you will be my witnesses from Judea, Samaria, from Jerusalem, Judea, Samaria, and up to uttermost part of the earth. So, ibig sabihin, mayroon talagang pinapagawa si Lord sa atin. Dapat nating matanggap, dapat tayo convinced 100% na hindi lang po tayo Christian by worship, Christian by singing, Christian by prayer, and Christian by praising God. We are a Christian of action. We are a Christian of fruitfulness. We are a believers, no? Kasi mayroong ipinapagawa ang Diyos sa kingdom. Diba? Ano pa? Sinasabi niya sa Matthew 28 verse 19 and 20. Sabi ni Lord, therefore go. Na iyon ang command ni Lord sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, nang talagang malinaw sinabi ng Panginoon na pinahayo po talaga niya tayo. Pinahayo niya tayo. Walang, in other words, walang sitting pretty Kristiyano. Mabigat man ang statement ito, pero hindi ko naman salita yan eh. Salita talaga ni Lord yan eh. Diba? O, basahin natin uli. Ang sabi ni Lord, go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So sabihin nyo sa talatang ito kung walang trabaho. Dito sa verse 19 and 20 sa Matthew chapter 28, wala bang trabaho dito?
If you are sons and heirs of the kingdom, you have a sacred work, sacred duty and responsibility. Yung salitang go therefore and make disciple, hindi yung trabaho. Trabaho po yan, guys. Kaya natin nagwiwinsul eh. Kaya tayo disciple. Kaya tayo nag-consolidate. Kasi may trabaho talaga si Lord. Kasi nga sabi nga ni Lord, walang barin. Walang hindi mamunga. Lahat magbunga. Kaya pag ikaw ay Kristiyanong hindi nagbunga, sorry guys, ang sakit ng Word of God eh. Balik tayo sa text natin. Dito sa John chapter 15. Ang sabi ng Panginoon dito. Di ba? I am the true vine and my Father is the wine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. So yun, mabigat tong statement daw eh. Ang bawat sanga, di ba, si Jesus Christ ang puno, ang ating ama ang tagapag-alaga, at tayo ay mga sanga. Ang bawat sanga na hindi namunga ay aalisin ng Panginoon. Medyo masakit tong word na ito, pero salita ni Lord yan. Every branch in me, ang bawat sangang nasa akin. Tingnan mo yung salitang in me. Every branch in me. Ibig sabihin, in other words, ang bawat Kristiyano, ang bawat anak ng Diyos, ang bawat disipulo ni Kristo, na hindi namunga, ay aalisin niya ito. Aalisin niya ito. At ang bawat sangang namumunga, kanyang lilinisin para lalo pang mamunga ng marami. O, tingnan natin. So, yung pag sinabing mamunga, trabaho din yan siya. Kasi sa spiritual, paano tayo magbunga kung hindi tayo mag-invite? Paano tayo magbunga kung hindi tayo mag-winsol? Paano tayo magbunga kung wala kami ginagawa, kung ating ginagawa lang ay singing, praying, worship, praising God? So, yun ay, ano lang yun? Basic lang yun na trabaho ng Kristiyano. Pero, kaya more than that, pag pumasok na tayo sa calling and chose to serve God, and calling and chose to be a leader, doon papasok yung trabaho natin. Yung calling and chosen to be saved, yun ang trabaho ng mga worshiper. Kaya kung minsan nakalungkot, yung maraming Kristiyano, yung maraming mga tao, nandun lang sila sa number one. Ano yung number one? Called and chose to be saved. So, pag sila naligtas, yun na, sumasamba na sila, at kumakanta, nagpupuri, nanalangin, tama po yun. Na tayo sasamba, tayo manalangin, tayo magpupuri sa Diyos, pero hindi lang yun. Kasi nga, basic lang yun. Pag sinabing basic, para lang yun sa mga baby Christian, sa mga bagong Kristiyano, na sasamba, aawit, magpupuri at manalangin. Pero kailangan kang lumago. Kailangan tayo pumunta doon sa next level. Na we are called and chose to serve God. And called and chose to be a leader of leaders. So, doon papasok yung accountability. So, hindi nagbibiro si Lord nang sabi niya, ang bawat sangang nasa Kanya. Ibig sabihin, ang bawat Kristiyano, ang bawat tumanggap sa Diyos, ang bawat nanampalataya sa Diyos, ang bawat naging anak niya na hindi nagbunga, aalisin niya. So sabi ng Panginoon, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Diba? So, ang hindi lang talaga makapamunga, yung umalis sa puno. Ayun, mas worse yun, mas worse, mas nakakalungkot at mas nakakatakot po yung isang anak ng Diyos o isang Kristiyano na bumbitaw sa kanyang panampalataya. Dahil nadala sa tukso, dahil nadala sa mga problema, nadala sa mga challenges sa buhay, nadala sa mga discouragement,
natatakot kung ano pang mga dahilan na ayaw na maglingkod, ayaw nang magpagamit, ayaw nang gawin ang ministry, nakakatakot po yung guys. Baka ikaw po talaga yung tatanggalin ng Panginoon kapag hindi na po talaga tayo bumalik sa puno. Kaya huwag tayong bibitaw sa puno, huwag tayong umalis kay Lord, huwag tayong lumayo sa Kanya. The more the challenge that we are facing for, the more the obstacle, the more the hardship that we are encountering today, the more we will come closer and work hard in the kingdom of God so that the Lord will bless us. Kasi alam mo, may pangako si Lord, di ba? Kanina, 6 binigay ko. Tapos meron pa siya dito ano eh. Meron pa siyang pangako dito sa verse 7 ng John chapter 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Tinan mo yan, yung pangako ni Lord. If you abide in me and my words abide in you will ask what you desire and it shall be done for you. So ngayon, pupunta ako doon sa ano, sa ating pong ladder of success. Dito ako magpunta. Kaya dito po sa pagpinag-usapan po natin ang paglago sa ministry, susundin lang po natin ang step-by-step na sistema na tinuturo ng Panginoon sa atin by running the Jitwood Vision. At tayo po, karamihan sa atin ay nag-Jitwood Vision po tayo. Alam po natin yung ladder of success, no? Ano ba yung ladder of success? Win, consolidate, disciple, and send. So, gagawin lang po natin. Decide tayo ang pagbubunga, sabi ko nga, ang pagbubunga hindi by accident. Ang pagbubunga ay intentional. Sinasadyang gagawin. Kaya sa totoo lang, wag tayong masaktan sa akin guys kung medyo hard po yung aking bibitawang salita. Alam mo, ang pagbunga po, ang pag-serve kay Lord at ang pagbubunga po sa gawain ng Panginoon, hindi po ito trabaho ng tamad. Sorry ha, hindi po ito trabaho sa mga tamad na tao. Ngayon po, kung talagang ikaw po ay nagmamahal sa Diyos at sabi mo hindi ka tamad, patunayan mo sa harapan ng Diyos na nagbubunga ka. Kasi nga, pag ikaw isang tamad na tao, hindi mo po magawa ang pag-serve kay Lord. Kasi mapapagod ka eh. Hindi mo mapalago ang ministry mo kapag ikaw po'y tinatamad or isang tamad na tao. Kasi dalawang klaseng tao ngayon eh. Sa totoo lang, dalawang klaseng tao. Ang unang tao, masipag. Ang unang klaseng tao, may mga tao rin naman talagang masipag. Sobrang sipag talaga. Kaya ang paglago sa Lord at ang pag-serve kay God, gawain sa mga tao masisipag. Kasi magbunga talaga eh. Pero ang mga taong tamad po, wala po silang gagawin. Hindi po nila kaya magbunga. Kasi ang gusto nila, wala silang gawin. So, madali lang yung, mag-worship, madali lang yan. Mag-worship ka, that is your personal devotion to God. Mag-pray ka, madali lang yan. Magkanta ka, mag-worship kay God, kumanta ka, mag-praising God, madali lang yan. Walang trabaho yun. Binibigkas lang yan sa bibig, yung manalangin ka. Bibig lang kailangan mo. Magkanta ka, mag-worship kay Lord, bibig lang kailangan mo. Pero pagdating sa serving at serving God at saka pagbubunga para maging leader ka, ibang requirements yun. Hindi yan magawa sa mga taong tamad. Kaya huwag kang magagalit sa akin guys kung binabanggit ko yan. Kasi, nasa Bible naman talaga eh. At sa Bible nakasulat, ang mga taong tamad huwag pakainin. So, ikaw na mag-isip yan. Kaya nga, hindi talaga pwedeng mabuhay sa mundo na tamad. Kasi, ultimo pa lang sa physical na pangailangan natin, kung wala kang ginagawa, ano kainin natin? Kung wala kang ginagawa. Kahit sa isang pamilya, kung ikaw naman wala kang ginagawa, to, hindi ka tumutulong sa tarbang bahay. So, magagalit ang magulang mo. Kasi, di bali sana kung may sakit ka, di bali sana kung disabled ka, maunawaan ka na magulang mo. Huwag mo nang isipin yung kapatid mo. Huwag mo nang hanapan ng bunga yan o trabaho kasi disabled yan eh. Di ba? Maintindihan nga kung disabled ka, kung mayroon kang sakit.
Kaya lang, kapag nakita ng magulang, ng mga kapatid, hindi ka naman disabled, ang laki ng katawan. Pero talagang super tamad lang, ayaw tumulong sa tamang bahay, ni ayaw maglinis, ayaw magbugas, ayaw magsayang, ayaw magigib, ayaw... Lahat, wala siyang gagawin. Ang kanyang gawin lang ay tulog. Tulog, kain, tulog, kain, tulog lang. Pahinga. So, magagalit talaga si father, si mother. Magagalit talaga yung ibang mga kapatid mo. Kasi sila may ginagawa, ikaw wala. Eh, kapatid ka. So, gumagasto ka, gumagamit ka ng tubig, ilaw, kumakain ka sa pagkain ng pamilya. So, tapos sabi nila, ano ba tong anak kong ito? Ano ba tong kuya kong ito? Puro kain, tulog na lang ginagawa. Ayaw tumulong. Di ba? So, mapupuna ka talaga or maaari pagagalit ka ng magulang mo. Ganun din ang Panginoon. Kaya nga si Lord, mabigat yung kanyang statement eh. Ang lahat ng sanga na nasa akin na hindi mamunga ay tatanggalin. So, ang nangyari sa pamilya, pag super tamad ka, napapansin ng magulang mo na lumalaki ka na lang, barkada, eh palalayasin ka talaga. Kahit anak ka, palalayasin ka. Hindi manghinayang ang anak, ang magulang na palayasin ka. Dahil wala kang ginawang mabuti sa tahanan. Ganoon din ang mga kapatid mo. Mga kapatid mo, naawa sila, pero wala sila magawa eh. Eh kasi sabihin, naawa naman si kuya, pinapalayas ni papa, ni mama. Eh, wala sila magawa dahil kapatid nila yon. Maawa sila, pero dahil ang desisyon na nasa magulang, hanggang awa na lang sila. Sana, sabihin ng mga magulang, mga kapatid, sana si kuya, tumulong na lang sana. Sana, huwag na maging tamad. Tumulong na lang sana sa tarbawang bahay para hindi palayasin. Eh kaso lang, ayaw talaga eh. Mas gusto niyang kumain, tulog at barkada. So walang mangyari. Kaya ganoon din ang sinasabi ng Panginoon. Yung mga hindi namunga, aalisin. Yung mga hindi nagbunga, huwag pakainin. Yung hindi nagbunga, wala kasing pakinabang eh. Sa totoo lang guys. Kung ikaw isang farmer, so isang farmer ka, nagtanim ka ng papaya, ang dami ng puno ng papaya ang tinatanim mo. Ang laki ng gasto. Ang araro, ilagay mo ng fertilizer, pero nung lumaki na sila, wala silang bunga. Puro bulaklak ang binibigay nila. Kaya hindi naman makain yung bulaklak eh. Hindi man mabinta yung bulaklak. Ang kailangan ng farmer, bunga. Hindi dahon, hindi bulaklak. Hindi sanga. Kailangan bunga. Di ba si Jesus, sinumpa niya yung punong igos? Dahil na-expect si Lord na mamunga at nung lumapit sila kasi nagutom sila, expect nila na dami bunga. Pagdating na, walang bunga. Sabi ng Panginoon, wala ka palang pintang puno. Mula ngayon, di ka na magbunga. Nasumpa yung punong igos at kinabukasan, namatay. So, ang sakit ng salita ng Diyos na di una-una, di ba, binanggit ko, tatanggalin, puputulin sa puno. Tapos, pangalawa, binanggit ko na pag tamad ka, hindi ka, huwag kang kumain. Kasi wala kang kainin, wala kang bunga eh. Pangatlo, sinumpa ni Lord. Huwag naman sana na dumating sa punto na ang mga anak ng Diyos ay mapunta sa ganong desisyon ni Lord na tagal mo na anak ka, ang tagal mo na kitang pinalaki, ang tagal na kitang dinidevelop, ang tagal na kitang tinuturuan, puro ka pa rin Quaker Oats, puro ka pa rin lugaw. Hindi ka lumalago. Pag nakarinig ka ng hard food, mga matigas sa pagkain, hindi mo kayang lunukin. Pag nakarinig ka ng mensahe na parang below the belt na, ika nga, parang below the belt na, no? Sa sobrang tapang, hindi mo kaya. Nadi-discourage ka. Gusto mo pabibi. Gusto mo diaper. Gusto mo lugaw. Ayaw mo ng pagkaing heart. Kasi hindi mo kayang lunukin. Now, nasa iyo yun. Kung pabibi ka pa rin kahit sa kabila ng lahat, ang tagal na natin nakilala sa Diyos. Kaya nga, hindi na ito panahon ng pabibi. Panahon ito ng paglago. Okay? So kaya nga, ang sabi ko dito, winsol is a work. Ang paglago, ang pagbunga, hindi magawa ng mga tamad. Now, evaluate yourself guys, no? Evaluate yourself. Magmuni-muni ka ng saglit. Ikaw ba'y lumalago? Hindi. Ikaw ba'y may production or wala? Ikaw ba may bunga na o wala pa? Now guys, kung ikaw matagal ng Kristiyano, pero
Sabi ng iba, since birth, Christian ka na. Pero ang tanong, meron ka na bang naakay kay Lord? Meron ka na bang nadala? Meron ka na bang na-develop? Napalago mo na ba ang ministry mo? Or meron ka na bang ministry hinawakan? Baka ang nakakalungkot sa marami, Christian lang sila pero wala silang hawak na ministry. Guys, mag-isip po tayo. Kung ikaw since birth, believer, Christian since birth ka, pero wala ka pa rin involvement sa ministry, hindi ka pa rin humahawak ng ministry, ang gusto mo lang mag-attend sa church, makinig ng Word of God, kumapalakpak, kumakanta, pero pagdating sa commitment, ayaw mong mag-commit, ayaw mong mag-involve kasi natakot ka, kasi may responsibility at mayroong accountability. Sorry to say sa iyo guys, hindi ka kinalugdan ng Panginoon. Hindi natuwa si Lord. Pag ang kaya mo lang gawin ay pumapalakpak at kumakanta at nanalangin. Bagamat tama naman yung ginagawa mo, pero sabi ko nga, pang grade 1 yan. Kung sa estudyante pa, pang preschool. Alam mo yung preschool na bata, hindi makapunta sa school kundi hatid sa magulang. Kasi nga bata pa. Hindi makauwi kundi sunduin. Kailangan sunduin, ihatid, pakainin, sandukan ng pagkain, labahan ng damit, bihisan. Ganun, yan ang preschool. Pero pag ikaw, ano na, high school na, college na, master's degree na, hindi ka na dapat susunduin. Alam mo na kung saan ka uwi. Alam mo na kung paano maligo. Alam mo na paano kumain. Hindi ka na susubuan ng magulang. Gaano katotoo, maraming Kristiyano ngayon, nagda-diaper pa. Gusto susubuan pa palagi ni pastor. Gusto tuturuan pa palagi. Ang tagal mo na. Wala kang kusang loob lumago. Gusto ihatid pa rin sa eskwelahan. Gusto liliguan pa ng nanay. Parang kang bata na nagsimula pa lang lumakad, nagsimula pa lang mag-aral. Guys, okay lang yan kung ikaw ay isang linggong Kristiyano pa lang. Okay lang yan kung ikaw isang buwang Kristiyano pa lang. Sinabi natin, 5 taon, 3 taon, 2 taon, 10 taon, 30 years ka ng Kristiyano. And then, wala ka pa rin bunga, wala ka pa rin ministering hawak. Gusto mo pa rin samba-samba, puri-puri. Nako po, nakakalungkot po ang buhay mo. Eh, hindi ko po kayo hinatulad ang sinasabi ko, nakakalungkot. Kasi mismo si Lord, hindi siya natutuwa. Sabi sa verse 8 ng John 15:8, by this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciple. Mismo si Lord, nalulungkot siya. Eh, ikaw ba, nagpapalaki ng anak, tapos sabi mo, grabe itong anak mo ito. Ang edad ay 30 na. Pero, ang isip niya, parang 3 years old lang. Diba? Tapos yung katawan niya, 30 years ng edad niya, ang katawan niya, parang 3 years old lang. Ang liit ba? Hindi naman ako, parang unano lang siya. So, nakakalungkot yun. Kaya ko sinasabi ito, guys. Kasi ito yung direction ng Panginoon na huwag ka manatiling baby Christian. Huwag ka manatiling pabibi. Kailangan ka mag-grow. Kailangan ka mag-involve. Kailangan ka mag-invite. Kailangan ka maghimok ng mga tao. Okay, guys, kung meron kang akay ngayon, di ba, digital platform na po tayo ngayon sa ministry natin. Kung meron kang inakay, sabi mo, oh, manood ka ha, may link ako isend sa iyo ha, manood ka, mag-join ka sa live streaming natin. Di ba, ganoon lang. Win mo. So, win, consolidate, disciple and send. So, susunod na Friday, i-details ko itong ladder of success ha, kasi ngayon, pinahapuyuan ko lang kasi wala ng oras ho. So, i-detail ko ito, ano ba itong winning, consolidate, disciple, and send? Para sa mga bago kasi, hindi nyo alam to. Sa mga luma naman, kabisado na to nila. Pero for the sake of many, kailangan nating ayusin at linawin po natin. So, guys, sa gabing ito, ako'y naniwala na the Word of God is so powerful and the Word of God is so strong. Ang encourage ko sa atin, huwag kayong masaktan, huwag kayong mag-discourage. Huwag kayong manglupay-pay kahit totoo ang mga sinasabi ng Word of God na narinating gabi. Hindi yan sinasadya ng lingkod ng Diyos. That is the dictate of the Holy Spirit na yan ang kailangan nating marinig gabi. Para magising tayo. Kaya kung ikaw isang Kristiyanong matagal na wala pang bunga,
wala pang ministry, mag-isip ka na kung kailan ka ba talaga mag-involve. Kailan ka ba talaga mag-commit? Baka abutin tayo ng rapture, guys. Baka darating na lang si Lord, wala pa tayong bunga. So, alam mo naman, no? Yung mga hindi nagbunga sa Bible, yung mga binigyan ni Lord ng talento, inalis ni Lord yung ministry niya at pinarusahan sila. Ayaw natin magawang mangyari po. Pero, hindi po yun pananakot. Nasa Bible po yun. Lahat nasa Bible po yun. Sinasabi lang po natin para ma-aware tayo na ang Kristiyano kailangan magbunga. Ang Kristiyano kailangan lumago. Ang Kristiyano kailangan humawak ng ministry. Ang Kristiyano hindi tamad. Ang Kristiyano ay masipag. Ang Kristiyano ay gumagawa at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So ngayong gabi, mga kapatid, gusto kong manalangin sa iyo. Kung ikaw ay na pag-isip-isip mong mensahe, siguro ang challenge mo ngayon, tamad ka. So baka gusto mong ipag-pray kita naging masipag, o ang iba sa inyo ay natatakot na hindi marunong, tutura naman kayo eh. Kaya just obey your leader. Ang iba sa inyo ngayon na mayroong problema tungkol sa kalusugan, problema tungkol sa pangailangan, whatever needs that you have right now, guys, just surrender it to the Lord. Ang Diyos, mahabagin pa rin siya. Kahit very strong yung mensahe ng panunging gabi, pero kapag tayo ay nagpakumbaba, inamin natin sa harapan ng Diyos na, o nga, hindi nga tayo nagbunga. O nga, hindi nga tayo humawak ng ministry pa. O nga, mula noon hanggang ngayon, hindi pa tayo nag-commit sa ministry. Kasi ang gusto lang natin ay magagaang trabaho. Pang-prisko lang po ang gusto natin. But today, you are decided to commit the Lord. To surrender your life and to handle ministries. And you are decided now to grow sa ministry. I will pray for you, guys. I will pray for you. Leaders, pastors, missionaries, and potential leaders. Today, we will also pray for your miracles. So ngayon, manalangin po tayo, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Lord, salamat sa mensahe aming narinig, Panginoon, na makatotohanan, Panginoon. Realistic, Lord. Hindi po kami nagpatumpik-tumpik, Panginoon, sa sinasabi mo. Ito po yung talaga sinasabi mo. Ito po talaga ang timely na mensahe na dapat kami marinig sa gabing ito, Panginoon. Dahil po, we are now in this last days, Lord. Time is too short that we should not delay to win so many disciples, to saturate the world by preaching, teaching, and motivating people to be a Christian and to be a believers. Mapalago po namin ang ministeryo, Panginoon, in many ways, face-to-face or online or digital platform, Lord, gagawin namin ang lahat. We will get involved in the ministry, Panginoon, sa lahat ng nangarap at ang desisyon na mag-involve na, ang gusto ng lumago, magbunga, Panginoon. Right now, I pray, Lord, please help them, Lord. Help them. Make them strong. Make their faith strong, Lord, in their decision to decide to serve you, God. Maraming salamat, Lord. Kung may mga nasa karamdaman ngayon, Panginoon, anuman ang kanilang sakit all over the world, whatever situation, whatever sickness that they have right now, Lord, I declare blessings. I declare healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. I continue to pray, Lord, for the fast recovery sa aming mga kapatid, mga gawa, Panginoon, complete healing. Our missionary, Brother Victor Santiago, Lord, continue to touch his body right now, Panginoon, to put and release the power of blessing. Pastora Nura and Jimmy Cavite, Lord, I pray also for complete healing, Lord God. Pastora Lydia de la Cruz, Lord, I pray also for complete healing, O God. And also, Pastora Lydia Austria from Mindoro, Lord, I pray also for complete healing, Lord, in the name of Jesus Christ. At Lord, maging kay Rin sa Campo Sagrado, Lord, I pray also for the complete healing po sa kanyang weaknesses, sa kanyang katawan, Panginoon. Thank you for complete healing, Lord, para sa kanya, Lord. And continuous protection, Panginoon. Dalangin ko po sa lahat ng mga tao, Panginoon, na natatakot, bigyan mo ng pag-asa. Nalilito, bigyan mo ng kapayapaan, Panginoon. At sa mga pangailangan, Lord, bigyan mo ng katugunan, Lord.
Lahat ng mga pangilan ni Lord, we believe that you are the God of supply. And you can release your miracle, O Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, we praise you, we honor you, for you are the Lord of heaven, the creator of the universe. We give you praise, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. So guys, sa gabing ito, ini-encourage ko po kayo, kung kayo po ay na-bless po sa ating ministry, sa Miracle of Faith Christian Ministries, I encourage you, if you are blessed by the Lord, to help support our ministry by giving something, any amount or in kinds. If you are blessed by the Lord, you can help our ministry para marami po tayong maabot pa sa ating ministry. So, nandyan po sa ating broadcast ang ating mga account kung paano ka mag-help online or sa FB. Just click a star, no? Click a star sa FB. Or isa rin paraan para makatulong tayo, please, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, sa ating pong Miracle of Faith Christian Ministries YouTube channel po. Punta ka po sa YouTube, and then, pag nakita mo ang pangalan mo, i-search mo po yung punta ka sa YouTube, then, i-search mo ang Miracle of Faith Christian Ministries, and then, makikita mo po yun, nakalagay po dyan ang subscribe na letterhead, or I mean, red letter, yung kulay na pula na word na subscribe, pindutin mo lang po yan guys. Pindutin mo yan. I-click mo lang yan at pag na-click mo yan, maging itim na po yan. And then, lalabas din po yan yung bill, yung bilo or lingganay po. Pindutin mo rin po yung bill na yan. Ibig sabihin yan, para manotify ka every time na meron po tayong mga bagong mensahe. So, ipasa po natin guys, ang ating pong digital ministry, i-share po natin sa iba na sila po ang ating mga kapamilya, kamag-anak, lahat ng kaibigan all over the world ay mag-subscribe din po sa ating YouTube channel para sa ganun, sila rin po ay makapakinig ng mga latest video po natin. Kaya kung hindi po nyo nasundan ang ating mga live streaming, punta po kayo sa YouTube ng Miracle of Faith Christian Ministries. Nandun po ang lahat nating mga videos, lahat ating mga mensahe, lahat ating mga mentoring, at lahat po ng ating mga testimonies. At i-improve pa rin po natin yan, yung ating YouTube channel. Magbibigay pa rin po tayo ng mga bagong content po ng ating mga videos. So salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos sa gabing ito. God bless. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Faith without action is dead. God's intention for us is to grow and strengthen our relationship to Him, to the ministry, and see the vision. Let us elevate our leadership by attending these great opportunities. Our regular Sunday worship services that starts at 8 a.m., 10 a.m., and 2 p.m. Our Tuesday cutting-edge leadership training and Friday mentoring with Bishop William August at 7 p.m. Take heart and elevate our faith.